I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Pumunta sa ibang lugar, o maraming kabataan ngayon na
natin na parating pa lamang. Kaya sabihin mo sa tabi mo, mapalad ka. Mapalad ka sapagkat kahit na napakaaga pa, ay narito ka na sa bahay, sa bahay. Amen. Dahil yun po sabi sa banal na kasulatan ninyo, na sa paghising na pa lamang natin sa umaga, ay purihin na natin siya. Amen? Sambahin na natin siya. Amen po ba? Amen po ba? Oo, inaantok pa po tayo. Sige, palakpakan muna natin ang pinawalas sa Panginoon sa araw. So bilang isang kabataan, alam ko bilang isang teenager o bilang isang young adult o bilang isang kabataan, napakarami nating ginagawa, napakarami nating ambisyon sa buhay nito. Ibig po ba? Ibig po ba? At sa mga ambisyon na to, sa mga ginagawa natin na to, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Amen po ba? Masyado tayong na-attach sa mundong to. Amen? Masyado tayong napapalapit sa mundong to. At dahil masyado tayong napapalapit sa mundong to, ang tendency, napapamahal tayo sa mundong to. Amen po ba? Amen po ba? Minamahal natin ang mundo ito. Pero bago na, dalhin niyo po ba inyong mga Bible? Sina mo pakitaas mo natin yung ating mga Bible? Alam niyo sa youth camp natin na ito, ito ang pinakamahalaga. Amen po ba? Ang Biblia natin ang pinakamahalaga para sa youth camp na ito. Amen? So kung doon maiwanan na natin lahat, kundi yung mga pagpalit natin damit, mga cellphone natin, maiwan na natin lahat, makalimutan na natin lahat, huwag lang ang Bible. Amen? Dahil ito ang priority natin ngayon para sa youth camp natin. Siya ang priority natin ngayon. Amen po ba? Wala tayong ibang tinataas ngayon sa lugar ito kundi ang pangalan niya lamang. Amen? So, bumabalik tayo sa sinasabi ko kanina. Na sa sobrang dami nating ambisyon, sa sobrang nating daming gustong makamit sa buhay na ito, ay nakakalimutan na natin ang Panginoon. Amen? At ang tendency ay napapamahal na tayo sa mundo. Amen po ba? So ito ang pag-aaral natin sa araw. At ang title ng ating turo sa araw na ito ay Love not the world, but His soul. Naitindihan pa ba natin? Love not the world, but His soul. Huwag natin mahalin ang mundo ito bagkos ang salita niya. Amen po ba? Samahan niyo ang mga pagbabasa sa 1 John verse 2, 15 hanggang 17. Nakita na po ba natin? Ang first, sabi siya ito sa 1 John verse 2, ay chapter 2, verse 15 to 17. Sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but the world. The world and its desires pass away, but the man who does of the will
of God lives forever. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Sabi nito sa verse 17, do not love the world or anything in the world. Amen? Sa Tagalog, huwag mong mahalin ang mundo o anuman sa mundo ito. Amen po ba? Sige po, siyasabi muna natin itong unang verse na ito. Verse 15, ang sabi nito, do not love the world or anything in the world. Huwag mong mahalin ang mundo ito. Sa pahayag na ito, hindi pa utos ito. Hindi siyang pakiusap. Hindi sinabi na, pwede bang huwag niyong mahalin ang mundo? Ganun ba ang pagkakasabi? Ang sabi pa sa atin, pwede ba huwag mong mahalin ang mundo at ang anuman sa mundo ito? Hindi, di ba? Ang sabi nito, huwag mong mahalin ang mundo. Amen po ba? Ang sabi nito, huwag mong mahalin. Hindi sinabi, pwede ba na huwag mong mahalin? So, ito pakiusap ng Panginoon sa atin. Utos ito. Amen? Isa ito sa mga pinag-uutos ng Panginoon na huwag mong mahalin ang mundo. At itong mundo na tinutukoy dito, ano nga ba ito? Amen? So maaari mo sa akin tanongin, bakit po ba namin hindi dapat mahalin ang mundo ito? Amen? Bakit dapat natin hindi mahalin ang mundo ito? So number one, dahil sa kung ano ang mundo ito. Because of what the world is. Amen? Dahil sa kung ano ang mundo ito. Ano nga ba ang mundo ito? Amen? Ano nga ba itong mundong itong sinasabi nito? Itong world na sinasabi nito o itong mundong ito na sinasabi nito, hindi ito yung physical na mundo na nakikita natin. Amen? Hindi ito yung literal na mundo na yung nakikita natin below, na globo, na may tubig, na may mga halaman. Hindi ito yung mundo na tinutukoy dito. Ang sinasabi mundo rito or ang tinutukoy na mundo rito ay yung makasalanang sistema ng mundo. Amen? The sinful ways of the world. Amen? Ito yung makasalanang sistema. Amen po, naiintindihan po ba natin? Hindi ito yung mundo na yung tinutuntungan natin, yung tinatayuan natin, yung nilikha ng Diyos. Hindi ito yung mundo na tinutukoy dito. Ang mundo na tinutukoy dito ay yung makasalanang sistema ng mundo. Amen? Yung sinasabi natin, makasalibonga. Amen? Bilang mga Kristiyano, alam na alam natin itong term na ito. Amen? Alam na alam natin itong salitang ito na pag sinabi natin, makasalibonga, alam na agad natin na ito yung kasalanan. Ito yung makasalanang sistema ng mundo. Yung gawa-gawa ng Satanas. Amen? So, ano nga ba itong mundo ito at bakit hindi natin dapat mahalin? Yun na nga, dahil gawa ito ni Satanas. Itong sinful ways na ito, itong mga kasalanan na ito, at ano-ano ba itong mga kasalanan na ito? Nandiyan yung pagkakasala natin. Pagkakasala ng ating mata, pagkakasala ng ating bibig, sa ating paraan. Sa pagbumura, amen? Sa ating mga pinapanood, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Amen po ba? At alam ko lahat kayo akagri sa akin pag sinabi ko, ang mundo nito sobrang makasalanan talaga. Amen?
lalo na sa panahon ngayon, grabe na ang kasalanan. Amen po ba? E noong unang panahon nga, para makaparoon ka ng plan, o para makaparoon ka ng bond, taguan ang bentahan nito. Amen? Yung alam mo yung mga CD, di ba? At saka mga VHS pa noon, taguan ang bentahan nito dahil illegal. Illegal ang pornografiya noon. Illegal ang paghuhubad. Pero ngayon, grabe. Isang clip mo lang, makakapanood ka na. Amen? Laganap na laganap yan. Ultimo sa mga poster, di ba? Dumaan ka lang dyan sa EDSA, naglalaki yan yung mga poster. Amen ba? Yung mga poster ng mga nakahubad na lalaki babae. Amen? Meron na ako nadaanan dyan minsan sa may EDSA. Alam niyo yung poster ng bitch na napagkalaki-laki? Na ang ina-advertise nila o ang gusto nilang piliin mo ay yung pantalon nila. Pero bakit nakaupad? Amen? Nakapantalon nga siya pero nakaupad pa rin yung damit. Bakit? Hindi ba? Masyado nang liberated ang mundong ito ngayon. Amen po ba? Sobrang makasalanan ng mundong ito ngayon. Eh, ulitin mo sa telebisyon natin eh. Magpumas ka lang ng TV. Laganap na laganap ang kasalanan. At para normal na bagay na lamang ito ngayon. Amen? Kaya nga, sabi ko, kawawa. Kawawa yung mga maliliit na bata, yung ating susunod na henerasyon ng mga kabataan. Dahil grabe na yung ginagalawan nilang pagbuhay. Sabi ko, kawawa itong mga tao ito pag hindi sila nakakilala sa Panginoon. Dahil grabe na yung ginagalawan natin mundo ngayon. Sobrang laganap ng kasalanan. Amen? Amen po ba? Eh magbukas ka nga lang ng TV ngayon. Ano yung mga tema ng mga palabas ngayon? That's my tomboy. I am okay. Amen? Na parang ang kabaklaan at katomboyan ay isang normal na bagay na lamang ngayon. Amen po ba? At kung isang gabi nga lang, ay na, itong gabi lang pala. Nang nandun ako sa bahay, parang narinig ko lang na sa balita, dahil nanonood sila ng balita na may pinasa ngayon ng batas na gusto nilang isa batas ngayon ang same-sex marriage. Amen? Alam niyo yung same-sex marriage? Ito yung pagpapakasal ng parehas ang kasarihan. Amen? Ang pagpapakasal ng lalaki sa lalaki, ang pagpapakasal ng babae sa babae. Amen? Alam niyo ba sa Amerika at sa ibang bansa, legal na to eh. Legal na. Ganun ang pagpapakasalan ng mundo ngayon. At ang Pilipinas na itinuturing na isang Christian country, opo, tinuturing tayo na isang Christian country, isang Kristiyanong bansa, ang Pilipinas. Kaya noon, nahihirapan tayong pasukin nung ganitong kaisipan. Yung same-sex marriage. Pero ngayon, isipin nyo, gusto na rin nilang ipasa sa Senado itong pagkasalan. Amen ba? Pinapakita lang kung gano'n ang makasalanan ng mundo ngayon. Amen? Pinapakita lang sa atin ng Panginoon kung gano'n ang makasalanan ang mundo ito. Na ultimo kahit tayo
isang Christian nation, na isang Kristiyanong bansa, ay may ganito na ang sistema. Amen? Amen? At nagalat na laganap na talaga ngayon ang gawain sa Panas. Hindi na nga sila nagtataguhay ang Illuminati. Amen? Alam niyo ba yun, yung Illuminati? The Church of Satan, yung mga artista na nagsasangla ng kaluluwa para sa fame, para sa karangyaan, para sa kasikatan. Dati hindi nila ito sinasabi. Isang sikreto, bakit ito noon? Amen? Pero ngayon, bulgaran na. Sa kanila na mismo nanggagaling. Sa bibig na mismo nila nanggagaling. Amen? May mga ebidensya na, may mga litrato na, may mga picture na ipinapakita sa internet ngayon ng mga artista nito, ng mga sikat na personalidad na ito, eh ginoglorify na nila o pinoproklama na nila itong Illuminati na ito. Nakikita niyo ba yung mga hand symbols o hand signals nila na yung mga triangle, di ba? Kadalasan nakikita niyo sa Hollywood na pag nagpapapicture sila sa mga party, kadalasan ganun ang ginagawa nila. Dahil ito yung simbolo ng Illuminati. Ito yung Church of Satan. Isipin nyo, sa mundong ibabaw na ito, may simbahan din ang Diablo. Amen? At pag nakita kayo ng dollar bill, yung pera ng Amerika sa dollar, sa likod niya, may makikita kayong triangle, yung pyramid na may mata. Amen? Yun ang simbol. Yun ang simbolo ng Illuminati. Yun ang simbolo ng Church of Satan. Isipin nyo, nasa pera na ng ibang bansa. Amen? Amen ba? At lately, nangyayari na nga yung prophecy. Yung prophecy na sa huli ng panahon na ito, yung magsisimula ng katakan ng 666. Amen? Na lahat ng tao ay kaya nang kontrolin ni Satanas sa pamamagitan ng teknolohiya. Amen? Dahil sa Amerika ngayon, nagsimula na yun. Amen? Narinig niyo ba yung implantation ng microchip nila sa Amerika for medical purposes daw. Yung tinamaliman yung mga tao ngayon sa Amerika ng microchip sa kamay dito o dito sa pulso o dito malapit sa bato. Tinataliman sila ng microchip ngayon. Opo, at nangyayari na, nagsimula na nga eh. Parang tumansagaw na nga tayo nung nagsimula mag-implant ng microchip sa mga Amerikano ngayon. At itong microchip na to, nandun na lahat ng personal data nila. Nandun na yung pagkatao nila, yung edad nila, yung pangalan nila. Alam niyo yung birth certificate sa NSO, pag kinukuha natin, di ba? Nakapapel yun, di ba? Pag kinukuha natin. Ngayon, hindi na. Ganun na, microchip. Lahat ng information para, lahat ng information ko, doon na nakalagay. At pag sila pumunta ng ospital o bumibili ng kanilang mga grocery, yun na yung ini-scan. Amen? Alam niyo ba yung sa grocery yung pag nag-grocery kayo, yung may scanner? O kaya yung may barcode scanner na yung ini-scan niya parang laser dun sa barcode niya para makita yung presyo. Ganon ang ginagamit. Pero hindi na ngayon sa barcode. Dun na mismo sa katawan natin.
sa katawan nila. Amen? Isipin niyo yun. Hindi pa kayo natatakot? Kasi ako natatakot na nga eh. Pag narinig ko itong mga balita ko. Amen? Nakita ko gaano na kasama ang mundo ngayon. At alam niyo ba yung nangyari na lindol nitong nakaranda sa Nepal? Nangyari ito. Kailan ba nangyari? Anong month yun? February lang yun ang World March. May na yun, eh? April, no? April 26, di ba? Oh, April 26, nangyari yun. At yung nakarang December, may nangyari din lindol, di ba? At December 26 dito. At based on statistics, napakaraming lindol ang nangyayari every 26 of the month. Try nyo balikan ang history natin. Try nyo mag-research sa internet. Karamihan, at hindi nga karamihan eh, halos lahat ng lindol, tsunami, lahat ng disaster na nangyayari sa mundo ito, karamihan nangyayari sa 26. Sa day 26 ng buwan. Totoo! Yung Nepal, April 26 nangyari yun. Nung nakaraang may earthquake din, alam mo nung December, December 26 din nangyari yun. At napakarami pang lindol at earthquake for the last 20 years. Ang puro 26 nangyari. Ano to? Isang coincidence? Masabi natin, nagkataon lang to. Na lahat to 26. Pagkakataon lang pa to, o coincidence lang pa to na lahat to nangyari 26 at ang number ni Satanas ay 666. Amen? Ito yung mga bagay na kailangan na tayong bulisin sa katotohanan. Amen? Ito yung mga bagay na kailangan nating makita at malaman natin kung gaano nakasama ang mundo ito. At kung bakit hindi natin dapat mahalin ang mundo ito. Amen? Alam niyo, minsan, pag magulo ang paningin, syempre hindi mo naiisip ang mga bagay mo. Pag marami kang kasama, pag masaya ka, ako minsan yun. Pag umaga, may ginagawa ko, hindi ko naiisip mga bagay mo. Pero pag mag-isa na lang ako, bago matulog, ewan ko ba, biglang lahat pumapasok sa isip ko. Parang gusto, isalpak ni Lord lahat itong mga ito sa isip ko na, anak, gumisip ka na. Bagamat gusto ko ng matulog ha, gusto niya akong gisingin sa mga katotohanan na ang mundong ginagalawa natin ngayon ay sobrang sama. Amen? Ultimo yung mga bagay na hindi natin aakalain masama. E ginagamit na rin sa Diyos. Amen? Alam niyo yung mga Disney movies? Yung mga pelikula ng pambata na kadalasan tinatawag ng pambata dahil cartoons, mga Disney, Lion King, Frozen, di ba? Alam niyo ba na ang may gawa ng mga pelikula ito, si Walt Disney, kaya tinawag na Disney Companies, dahil si Walt Disney ang founder nito, ang creator nito. Alam niyo ba na si Walt Disney,
ay isa sa mga general o isa sa mga official ng Illuminati. At abinado siya. Isa siya sa mga general ni Satanas sa mundo ng mga mundo. Isipin mo yun, tapos yung mga gawa niya, yung mga pelikula niya, pinapalood ng mga bata, kinahihiligan, kinapabalikan ng mga bata. Amen? Amen mo ba? Alam niyo ba yung mga Disney movies? May mga subliminal messages na. Napakarang subliminal messages na. Na hindi lang, hindi natin nakikita, na try niyong malayo ng isang Disney movie at maging mapagmasid kayo. May mga scenes, may mga eksena na pag pinos nyo, may mga eksena na pag tinigil nyo o pinos nyo, napakaraming mensahe sa background. Napakaraming mensahe na hindi tama sa background. At napakaraming simbolo. Yung simbolo ng Illuminati, simbolo ng Church of Satan, na makikita nyo sa background. Amen? At nung una kong napanood sa internet yun, na kasi parang napadaanan ko lang sa Facebook yun eh. May nag-share lang at napanood ko. At naging curious ako kung totoo ba itong mga bagay na ito. Kaya ang ginawa ko, sinubuha kong manood talaga ng isang pelikula nila. Kung ano yung nandun, yun din yung pinanood ko. At sa eksena ng yun, pinos ko mismo kung ano yung nakalitrato dun sa, kung ano yung sinasabi dun, or kung ano yung pinapakita dun sa video na napanood ko, pinos ko para i-compare. At totoo nga, nakita ko itong mga symbols na ito. Yung pyramid na may mata, yung kambe na may sungay na paikot na gano'n, yung ram, pero dear death siya, yung may mahabang balbas. It's a satanic symbol. At nakita ko yun. At sabi ko, ibig sabihin pala, nung lumaki, nung, ito yung mga kinalakhan ko eh. Ito yung mga kinalakhan kong pelikula. Lumaki ako sa mga pelikulang ito. Ito yung pagkabata ko. Ito yung naging libangan ko. Ang panonood ng mga pelikulang ito ng Disney. Dahil aminin natin talaga nakakaliw, di ba? Aminin natin yung mga kanta nila, sobrang catchy. Amen? At sabi ko sa sarili ko, eto pala yung mga kinalakhan ng pelikula. Eto pala yung laman ng mga kinalakhan ng pelikula. Kaya siguro nasabi ko rin sa sarili ko, kaya pala ako naging ganun. Amen? So, mabalik tayo sa aking pinag-aaralan. Bakit hindi natin kailangan mahalin ang mundo? O bakit dapat natin hindi mahalin ang mundong to? Number one, ano yung number one natin? Because of what the world is. O dahil sa kung ano ang mundong ito. Amen? Ang mundong ito ay napakasama. Ang mundong ito ay sobrang makasalanan na. Amen? Amen? Kung baga, uncontrollable na yung sin sa mundong ibago na ito. Eh, hindi ba kung ikukumpara nyo nga, mas marami pang tao ang nasa mon. Mas marami pang tao ang mas pinipili nasa computer siya. Mas marami pang tao ang pinipili nasa bar o nasa
lugar kaysa sa bahay sa bahay. Amen? Hindi ba ito? Napakaraming kabataan, napakaraming tao ang mas pinipili pa na mapunta kung saan-saan, na pumunta, gumaya kung saan-saan kaysa pumunta sa bahay sa bahay. Amen? Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. So number one natin, bakit natin hindi dapat mahalin ang mundo? Dahil sa kung ano ang mundo-mundo. Amen? At number two, dahil sa kung ano kayang gawin sa atin ang mundo. Because of what the world does. Dahil sa kung anong ginagawa ng mundong ito at anong kayang gawin sa atin ang mundong ibabaw ito. Amen? Ano nga ba? Ano nga ba ang kayang gawin ng maling sistema ng mundong ito sa atin? At siguro, alam ko na alam-alam niyo ang sagot niyo. At yun ay walang iba, kundi ang ilayo tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo na, ang kabataan walang Diyos, walang pagtutuwan ng Diyos. Maniwala kayo sa amin. Kahit anong pursigin niyo sa buhay na to, kahit anong sipag, kahit anong sikap niyo, kahit ma-attain o kahit makamit niyo, ang mundong ibabaw mo itong lahat ng ito. Walang sinilahan ng to, wala si Kristo. Kaya ito ang number two natin. Kung bakit di namin dapat mahalin ang mundo na ito. Dahil kaya-kaya tayo nilayo ang mundo ito kay Kristo. Kaya-kaya ng mundo ito na hatake tayo upang maliwag sa Kristo. Kaya-kaya. At yun ay kumapapaalam tayo sa abos ng mundo ito. Amen? At sa kung ano ang ginagawa ng mundo ito. Sa panahon na ngayon, parang pag may nagagawa ang mabuti ngayon, parang tumutuwa yung mga tao na pag may nangyayari mabuti, katulad nung nakaraan, yung sa radyo na may taxi driver na nagbalik nung gamit na naiwan. Amen? Sa taxi niya, ibinalik niya yung perang worth 70,000 pesos. At saka may laptop, may mga cellphone na alam ko, in total, umabot ng $150,000. At ibinalik niya ito, wala siyang tinago para sa sarili. At parang tuwang-tuwa ang mga tao na iniradyo pa ito, na parang sabi nila, nakakatuwa naman, parang kahit papano, sabi pa, kahit papano may mabuti pa pala ang tira sa mundo ng mundo. Hindi ba nakakalungkot yung mga katagang yun? Kahit papano, may natira pa. Ibig sabihin, taubos na talaga ang kabutihan sa mundo ito. Amen? Hindi ba nakakalungkot yung mga katagang yun? Gusto kong matuwa nung narinig ko yung balitang yun. Pero nung narinig ko yung mga katagang yun, sobrang nakakalungkot. Amen? Dahil paubos na nga talaga ang kabutihan sa mundo ng mga na parang ang kasamaan or ang hindi paggawa ng mabuti, it's the new normal. Ito na yung bagong normal. Na ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama, ay
hindi na normal, ay isang extraordinary na bagay, ay isang kabayanihan ng pagginawa mo. Amen. For in fact, ang sabi sa Biblia, ay kailangan gumawa tayo ng mabuti. Amen. Ang normal noong unang panahon ay ang paggawa ng mabuti. At ang hindi normal ay ang paggawa ng masama. Kaya nga may preso. Kaya nga may kulungan. At pili lang yung mga tao ang inilalagay dito sa kulungan ito. Amen? Dahil hindi normal ang paggawa ng masama. Pero ngayon, parang normal na bagay na lang. Kasi sa sobrang normal, ang paggawa ng mabuti ay isang extraordinary bagay na. Na ang paggawa ng tama ay isang, parang isang kabayanihan. Amen? Bakit nasabi na ang mundong ito ay kaya tayong ilayo sa Panginoon? Bakit hindi ba? Marami ang nasisigaw sa salapit. Amen? At yun ay isa sa sistema ng mundo ito. Ang bulagin ang napakaraming tao sa salapit, sa kapangyarihan. Amen? At yan isang pinakamalaking pagkakataon. Dahil kahit anong yaman mo sa mundong ibang mundo, kahit gano'ng maraming salapi o kahit gano'ng maraming kayamanan ang maimpong mo sa mundong ibang mundo, ang tanong ko sa iyo, pag namatay ka ngayon, mag-aantala mo na. May mag-aantala ka ba yan sa langit? Amen? Pag lumabas ka ngayon, o kahit anong gawin mo, at kinuha ka ng Panginoon, ang tanong ko sa iyo, may madadala ka ba? May madadala ka ba sa kayamanan ito? Aanin mo ang kapangyarihan. Aanin mo ang pera. Kung ang kapalit naman ito ay kaniluwa. Amen? At marami na ako nasaksihan ganito. Napakarami. Na napakainit nila sa Panginoon. Sobra sila kung pumagsamba sa Panginoon. Pero nang sila'y pinasagana ng Panginoon, nang sila'y umapan, nakalipot sila. Amen? Tinalikuran nila ang Panginoon. Nasilaw sila sa perang kapangyarihan. Mas pinili nila na ultimong araw ng Linggo ay kumita na lang sila ng pera. Na ultimong araw ng Linggo na para sa Panginoon na sa loob ng isang linggo ang pitong araw ay para sa iyo, ay ang anim na araw ay para sa iyo, at isang araw na nga lang lamang para sa Panginoon, hindi pa nila may ibigay para lang kumita ng pera. Nasaan sila lang pera? Hindi ba nagbagsama din sila? Nakikita ko sila ngayon kung nasan sila, anong kalagayan nila. Nagpagsakan din sila. Amen? Amen?
So bakit natin hindi tatumpalin ang mundo nito? Number one, dahil sa kung ano ang mundo nito. Pangalawa, dahil sa kung ano kaya gawin ng mundo nito para sa amin. At ang ikatlo, dahil sa kung saan papunta ang mundo nito. Or where the world is going. Amen? Amen? Saan nga ba pupunta ang mundo nito? Sabi sa 1 Peter, chapter 1, verse 24, sabi nito, 1 Peter, chapter 1, verse 24, for all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. But the word of the Lord stands forever. Amen. At sabi nito, ang tao, tayo, ang mundong ibabaw na to, ang sistema ng mundong ibabaw na to, ay parang gano'n. Ang tayong mga tao ay parang bulaklak. At anong sabi? The grass withers and the flowers fall. Amen? Lilipas din tayo. Lilipas din ang mundong ito. Temporary lang ang mundong ito. Sobrang temporary. Amen? Hindi nga natin masabi kung hanggang kailan lang tayo. Amen? Hindi nga rin natin masabi kung hanggang kailan lang ang mundo ito. At kung babasahin niyo ang Revelation, ang mga prophecy tungkol sa end times ay nangyayari. Kaya naniniwala ako na nasa ulit na panahon na tayo. This may be our last generation. Baka tayo ng huling generation. Amen? Dahil malapit na ang pagdating ni Kristo. Amen? Amen? Basahin yung Revelation. Makikita niyo ang mga prophecy ko. Ang mga kaguluhang nangyayari, ang mga lindol, ang mga tsunami, lahat ng ito, ang microchip planting, amen? At kung ano ang kasalanan na sobrang lagarap na ngayon, pinapakita lang na sobrang lapit na ng pagdating ni Kristo. Amen? Anytime soon, maaari ko mapagdating sa Kristo. At pag yun ay nangyari, tanong ko sa'yo, handa ka ba? Handa ka ba sa pagdating ni Kristo? O nga kung magulat ka na lang na yung mga kakilala mo, yung mga kakilala mong Kristiyano, biglang nawala, tapos magtataka. Huwag naman sana. Amen? Amen? Gusto ba natin maiwan dito sa rapture? Alam niyo ba kung gaano mahirap ang pagtataan nito dito? Alam niyo ba yung 7 years of tribulation? Alam niyo ba yung makakabataan? Yung 7 years of tribulation. Yung 7 years of tribulation, ito yung 7 taon
pagkatapos ng pagdating ni Kristo. Amen? Pag dumating si Kristo sa mundong ibabaw na ito, meron pa tayong 7 years na ibibigay si Kristo para mamalak yung mga naiiwan dito. Amen? At sino yung mga maiiwan dito? Yung mga unbelievers. Yung mga hindi naniwala kay Kristo. Yung mga hindi naniwala darating si Kristo. At yung mga Christian. Na hindi tunay na Kristiyano. Na Kristiyano lamang sa pangalan. Amen? Na pag-araw ng Linggo o pag may gawain, laging tulog, laging lumilipad ang isip, yan yung mga may iwan nito. At sa 7 years of tribulation ako, may mga maiiwan na alam yung katotohanan. At itong mga alam na katotohanan na ito, sila yung magtatago. Sila yung magtatago sa mga punto, sa mga kuweba, para hindi mahuli ni Satanas. Dahil lahat, lilipunin ni Satanas sa mundo ito para patatakan ng 666. Amen? Pero itong mga alam ang katotohanan. Sila yung mga magtatago. Sila yung mga iiwas para mahuli. At sa 7 years na to, grabe ang pagdurusan. At sa 7 taon na to, walang kamatayan ng tao. Amen? Masasaktan kayo, pero hindi kayo mamamatay. Papangawalan ni Satanas ang mga diablo. Parang torturing ang mga tao sa mundong ibabaw na ito. At sa mundong ibabaw na ito, kahit gaano kasangit na ang abuti nila sa torture na ito, hindi mamamatay ang tao. Isipin niyo, yung tipong gugustuhin nyo nang mamatay sa sobrang sakit, pero hindi kayo mamamatay. Amen? Yun bang gusto natin abuna sa mundong ibabaw na ito? Kapag pinakawalan ni Satanas yung mga diablo sa ilalim niya, tayo makakakita. Yun bang gusto mo? Alam niyo ba yung palabas sa 20? Alam niyo ba yung palabas na 20? At saka yung Pokemon, diba? Di ba nakita niyo yung mga characters yun? Sa 20 at saka sa Pokemon. Ayon sa isang bata na siya yung kinuha ng Lord sa kanyang pagtulog. At dinala siya sa impyerno para ipakita sa kanya kung anong impyerno at para ipamalita sa mga tao kung anong meron sa impyerno. Ito ang sinabi. Ito yung eksaktong sinabi. Na yung mga demonyo na nakita niya sa impyerno ay kamukha ng mga characters niya. At yun ang dalawang sinabi niya. Benteng tsaka Pokemon. Amen? Isipin niyo, mga kinaihiligan natin, mga kinaaliwa natin ng mga bata. Isipin niyo, ito pala ang tsura ng mga demonyo. So masasabi natin na itong mga kinaihiligan ng mga bata nito, kinaaliwa nila, ay demonyo mismo. Amen? Amen ba?
At ibalik tayo sa tribulation. Ang mundong ito ay lilipas. Amen? Hindi panghabang, hindi panghabang buhay ang mundo. Kaya yung mga sinasabi ng saksi ni Jehovah na ang langit daw, ay na ang mundong ibabaw daw na ito ay i-relocate ng Panginoon at gagawin paraiso itong mundong ibabaw na ito. Wala ang pagkakalala yun. Dahil ang mundong ibabaw na ito ayon sa Biblia ay lilipas. Amen? Nagawa ng sirain ng Panginoon ang mundong ibabaw na ito. Amen? Sino nakakala mo? Kasi hindi ka ng Diyos ang mundong ibabaw na ito. Sa istorya ni Noah. Amen? Inubos niya lahat dito sa mundong ibabaw na ito. Gamit ang tubig. Amen? Gamit ang baha. Amen? Kaya nga may rainbow, hindi ba? Kaya mayroong bahang hari. Dahil pangako ng Lord yun, na hindi niya na muling sisirain ang mundong ibabaw na ito. Gamit ang tubig. So hindi na pala sisirain ang mundong ibabaw na ito. Hindi yun. Bakit? Tubig lang ba ang pwedeng pagsira sa mundong ibabaw na ito? Nandiyan mo na nga yung lupa. Nandiyan pa naman ang apoy. Amen? At yun ang sinasabi. Kakainin ng lupa ang mundong ibabaw na ito. Magpapagsakan ang mga bituin sa langit. Simple yun. Babagsak ang mga bituin sa langit. Oo, pag dito tayo sa mundo, nakita natin mga bituin. Hindi ba napakaliit nila? Ang gaganda tignan. Pero science. Ano sabi ng science? Na ang Earth o ang mundo natin, yung size ng mundo natin ay walang sinabi sa size ng mga bituin. Isipin nyo, may isang bituin na ang size ng Earth sa bituin ito ay isang golf ball lang. Nakita na kayo ang bola ng golf? Yung ganun kaliit. Di ba pag inilagay nyo yun sa mundong ibabaw na ito, tapos umangkit kayo sa langit. Kaya ka sa aeroplano lang eh. Makikita niyo pa ba yung golf ball mo? Hindi na, di ba? Isipin niyo, ganun yung comparison. Ganun lamang daw kaliit yung Earth kumpara sa mga bituin ito. Kaya ang araw nga eh, mas malaki pa sa mundong ibabaw ito. At ang araw ay isang bituin. Hindi ba? The sun is a star. At ang sabi sa banal na kasalanan ay babagsak ang mga bituin. Isipin mo lang kung tumakasabi niya yung bituin mo. Saan na lang tayo pupulungin? Saan na lang pupulungin ang mundong ito? Katingin pa natin yung matitira pa sa mundong ito. Wala. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Ang mundong ito ang gagawin para isa. Bali-bali. Dahil sabi, heaven and earth will pass away. Lilipas ang mundong ito. Amen? Hindi pang habang buhay ang mundo. Naintindihan mo ba namin yun? So bakit hindi natin tapang mahal ng mundong ito? Number
what the world is. Number two, because of what the world does. Number three, because of where the world is going. Amen? Amen? So do not love the world. Hindi natin dapat pangalaman ang world. At paano nga ba? How can we avoid loving this world? Paano natin maiiwasan mahalin ang mundong ito? Mahalin ang maling sistema ng mundong ito. So number one, kung paano natin maiiwasan ang mundong ibabaw na ito? Number one is, fill yourself with the Word of God. Puruin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Fill yourself with the Word of God. Ito ang maging sandigan natin. Amen? Hindi yung kung ano yung binabasa natin. Hindi yung pag-isip pa lang natin sa umaga. Binabasa natin, wapad. Kasi pagtulog, wapad pa rin. Amen? Pag-isip sa umaga, marunong mga grupo binabasa natin na. Amen? Mga Twilight Saga, Vampire Diaries, na wala namang itutulong sa atin. Wala namang hinahapin na matiyo sa atin, kundi ang maging emosyonal tayo pag-imot. Pag-imot-imot sa buhay. Nakunting galing lang sa atin ni nanay, mapagsabihan ng tayo ni nanay kung ano na pinagkagawa natin. Naglalaskas na tayo. At pagsabihan ka lang ni nanay na magugas ka ng plato, ano ba itong buhay na ito? Amen? Magugas lang ng plato yun ha. Magwalis lang. Naglalaskas na. Mahal na tatawa kayo, pero may mga kinala akong kapatahan na ganyan. Meron talaga. May mga nakilala akong kapatahan na ganyan. Na mapagalitan yung ng magulang ng konti. Grabe. Kala mo, napakalaki ng problema. Gusto nang magpakamatay. Naglalasing. Kala mo, wala nang bukas. Epekto yun, nakakapanood ng mga teleserye. Epekto yun, nakakapanood ng mga drama-drama. Na lahat na lang gusto natin may emosyon na involved. Lahat na lang gusto natin may drama ang buhay natin. Amen? Nakumain na kong mga kapatayan, akala mo wala nang bukas. Kumaibigay lahat. Amen? Kakapanood yan eh. Mga teleserye. Kakapanood yan kay Sandra at kay Agnes eh. Pero hindi ba ultimo yung forever? Pati yung ending nila walang forever, di ba? Nagkahiwalay din sila. It just shows na walang forever sa mundo ito. Kay Kristo lang may forever. Amen? E kaya nga, pag nagpakasal, di ba? Pag nagsama ang dalawang tao, anong sinasabi sa kanilang mga abaw? Till death do us part. Ibig sabihin, mag-iiwalay pa rin sila. Mag-iiwalay pa rin. Till death do us part. Dahil nga walang forever sa mundong ibabaw natin. Heaven and earth will pass away. Amen?
Kaya huwag tayo nagbabawal masyado sa television. Read your Bible. E wala ka lang makukulot na matinumuhin sa television. E pagkatapos ng balita pa, wala nang simula, wala nang kwenta yung mga palabas din. Amen? Isipin mo, anghel na nagkatawang tao. Hindi pwede yun. Si Kristo lang gumagawa nun. Itong anghel na to, siya pa yung parang naging si Jesus Christ ngayon. Parang gusto pa siya nilipos. Gusto pa niya. Gawin yung ginawa niya sa Kristo. E dapat ipakamunin siya sa cross. Hindi ba? Tapos ano? Ano pa napupulot lang sa telebisyon? Chismis? Akiwe na bunda? Hindi ba? Kabaklaan? Chismis! Puro chismis! Okay pa na chismis! Nakakaiyak na pang magsalita. Wala na kayong pupulan sa mundong iba kung ano naman din. Dahil ang mundong iba kung ano ay puro kasalanan. Amen? Eh, ulitin mo ang mga larong ngayon. Counter-Strike? Call of Duty? Di ba? Bahilan? Kaya nung late nilang sa Amerika, may isang estudyante na pumasok sa eskwela at may daladalang bahay at pinagbabalik niya yung mga kaklase niya. 24 ang patay. Amen? Isipin mo, napakabata. At yung mga pinatay niya, yung mga bata rin na mayroon pa sanang bright future ahead of them. Na mayroon pa sanang magandang kinabukasan. Pero nagbukas ng ganun-ganun na dahil sa influensya ng mga larong pinanggol. Amen? Amen? Isipin mo yun kung gano'n ka sa mga mundong ibabaw. Na ultimo bata, nakakaalam kung saan kukuha ng baril. Sabihin, kanya na kalaganan ng kasapag niya. Sobrang attainable ng mga sins ngayon. Amen? Amen ba? Sumag tayo nagbabagod sa mundong ibabaw. Huwag natin inaayari sa sarili natin ma-attach. Kaya ang Biblia ang pag-isandigan. Amen? Pagkising sa umaga, read your Bible. At pagpatulog, huwag na huwag makakalimutan ang masalang Bible. Kahit pa isang verse, kahit pa isang chapter, bawat araw. Amen? Because men do not live by prayer alone. Hindi na mabuhay ang tao sa pinagin lamang. Kailangan ng tao ng salita ng Diyos. Amen ba? Sige, palakpakan muna natin sa Panginoon. So how can we avoid love with the Word? Number one, fill yourself with the Word of God. Number two, guard yourself. Amen? Bantayan mo ang sarili mo. Dahil wala namang ibang magbabantay sa'yo, kundi ang sarili mo. Wala namang nakakala ng mga kasalanan ginagawa ko, kundi ang sarili mo. Amen? Dahil lahat tayo may mga hidden sins. Then pag sinabi mo sa akin, wala kang kasalanan sa akin. Amen? Dahil
lahat tayo magkasala. Amen? At lahat tayo ay may hidden sins. At walang nakakaibang, at walang ibang nakakaalam ng kasalanan ito, kundi ikaw lang. Amen? So guard yourself. Ikaw mismo ang magbantay sa sarili mo. Pag alam mo, nasa kasalanan ka na, whoops, iwas-iwas na. Pag alam mo, nakahata ka na ng mga tao sa pagiging mo para gumawa ng kasalanan, whoops, bantayan mo ang sarili mo. Umiwas ka na sa sarili mo. Pag iayaan mo mga kasi ng magkapin, amen? Yung tipong pagkatanungan, papasok ka ba? Ang para sa mga estudyante, yun ang pinaka-nakakapag-akit na tanong. Papasok ka ba? At hindi kanalasan oo o hindi ang sagot doon. Ang tanong, ang sagot kanalasan doon, ikaw, papasok ka ba? Amen? Sa ganun ang sisip mo na yun, papasok ka ba? Ang kadalasan sa buti ko, papasok ka ba? Hindi ba nakadepende yung pagpasok ko sa pagpasok niya? At ang kadalasan sa buti, uli sa tanong yun, wala naman siguro ito. Baka mag-attendance lang. Baka, puro baka. Amen? At kung nagkayayan na, siyempre, saan ba ato yan? Wala nang ibang ato ngayon, hindi sa kasalanan na ngayon. Pero kung nagkakating para mag-Bible study, wala naman siguro ganun, di ba? May tarakating tayo, bakit mag-Bible study tayo? Wala naman siguro pati ng tao gagawaan, amen? Wala naman pati ng Kristiyanong gagawaan. At kadalasan ang kinahatuan niya ay kasalanan. Pag nagkating sa mapupunta, tambay, mayosiyos. Tambay, sa computer siya, palaro-laro. Tambay, sa inuman. Amen? E dyan nga lang, sa may TIP, dito sa may TIP ko ba? Amen? Alam niyo ba sa tapat niyan? Eskwelahan niyan ha? May tatlong malaking eskwelahan dyan. Ang nakapalingin dyan po may inuma. Puro computer dyan. Sipin niyo, alam na mga ito kung saan yung pwesto, no? Ang dati na nag-aaral pa, ang nag-aaral pa ako. Minsan, mapapadara ko dun sa pipigyaran mo. Alas 9 ng umaga, may nag-iinom. Sabi ko, din ang almusal niyo ah. Almusal niyo, Red Horse. Alas 9 ng umaga, nag-iinom. Anong klase si Mora meron kayo? Isipin niyo, imbis na pumapasok, amen? Imbis na nasa school ha? Nasa? Nasa mga mall. Nagdini. Amen? Pinag-aral lang magulang. Lumandi. Kaya yung mga kasabihan yung mga kabataan yun, di ba? Nakita ko minsan sa may sa jeep, alam niyo sa ilalim ng jeep yung may mga nakasulat na quotes na nakalagay, aral muna ng dictator. At natuwa ko pero totoo eh. Amen? Dahil napakaraming kabataan ano, ang nagubuntis sa lahat na napakaraming. Amen?
pinakaarap mong ilala. Ang babata niya, ang anak niya. Yung iba, tatlo pang anak. Pagkakasunod pa ng ilan. Sipin mo yun, nagpo-birthday yung anak niya ng 1-year-old. May laman yung tiyan niya. Grabe mo ng pahinga. Grabe mga kabataan mo yun, sobrang mapupusok. Amen? Dahil na, epekto rin niya ng ating pamilya. Epekto ko ng maling sistema ng mundo ito. Amen? So walang ibang magbabantay sa sarili namin kundi tayo rin mismo. Amen? Walang ibang magpapaalala sa sarili natin kundi tayo rin mismo. Dahil nakikita tayo ng Panginoon ngayon ng Panginoon. Amen? Wala tayong itatago sa Diyos. May itatago tayo sa tao, pero sa Diyos wala tayong itatago. At pag dumating tayo ng paghukong, nakalista lahat ng ginawa. Amen? Amen? Pag humarap tayo sa Diyos, iisa-isahin niya ng Diyos lahat ng ginawa. Amen? Kung ikaw, Mary, ganito oras, ganito araw, makita, nasa gateway ka, may paso ba dito? Nasa time zone na, ganyan. Amen? So, walang ibang magbabantay sa sarili natin kundi tayo yung isa. Amen? So, paano natin may iwasan ang pagmahal sa mga mahalin ng mundong ito? Number one, fill yourself with the Word of God. Number two, guard yourself. At number three, hold your possessions with an open hand. Hold your possessions with an open hand. Hold your possessions. Hold. Tapos with an open hand. Paano mahahawakan ang isang bagay na bukas pa? Amen? Hold your possessions with an open hand. Hindi mo ito literal. Amen? Ang ibig sabihin ng Kristo nito ay hawakan natin o panghawakan natin ang lahat ng meron tayo ng bukas pala. Meaning, dapat handa tayong tulis ang mga bagay ng mga. Amen? Lahat ng pagmamayari natin, dapat handa tayong i-release pag hiningi ni Kristo. Amen? Bakit? Ano bang karapatan ni Kristo hiningi sa atin lahat? Wala lang. Siya lang naman may gawa ng lahat ng ito, di ba? Amen? Si Kristo ang may gawa ng mundong ipapunod. Siya ang nagbigay ng lahat ng ito sa atin. At siya ang may karapatan ng lahat ng ito. Amen? Kaya pag hinili ni Kristo, ang ating mga realiya, ang ating mga kayamanan, ang ating buhay, maging handa tayo. Maging handa tayong ibigis. Amen? Maging handa tayong ibigay. Amen? Kaya anong hinihingi ng Panginoon ng buhay ko? Hindi na akong dalawang isipin nyo. Amen? Dahil sa Kanya rin naman ang gamit yung buhay na ito. At pang kinuha niya ito,
at ako'y hindi naniwala sa kanya. Sinong talo? Ako ba o siya? Amen? Pag hindi natin sinunod lahat ng to, lahat ng sabi ng banal na kasulatan, at tayo na wala sa mundong ipapawin na to, sino ba ang talo? Tayo o siya? Amen? Kaya paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia. May nagtanong nga minsan sa amin, paano kung hindi totoo? Sabi sa amin. Paano kung hindi totoo lahat ng sinasabi ng Biblia? Paano kung walang life after death? Paano kung mamatay tayo? Wala lang, ganun lang. Wala na talaga tayo. At tanong ko sa kanya naman, eh paano ang totoo? Amen? Isipin mo, kung hindi totoo, at ako'y naniniwala pa rin. Amen? Makinig kayo mabuti ah. Kunyari, hindi totoo, pero naniniwala pa rin ako. At at the end of life, natapos ang buhay, hindi totoo. Ano nangyari? Wala naman, di ba? Amen? Ganun pa rin naman eh. Amen? Wala naman nawala sa amin eh. Amen? Naniwala pa rin ako. Amen? Pero what if totoo? At hindi ako naniwala. Amen? E di ako ang talo. Nagigets niyo ba yung logic? Na, ganito, dalawang situation. Isang naniniwala, isang hindi naniniwala. Amen? Yung hindi naniniwala, kunyari, sa hindi naniniwala ito, may dalawang what if, di ba? May dalawang baka sakali. Para sa hindi naniniwala, what if hindi totoo? E di wala na. Amen? Wala nangyari, wala totoo, di totoo, e di move on. Wala nang buhay. Pero what if totoo? Talo siya. Amen? Punta siya ng impyerno. Amen? Isa pang situation, para sa naniniwala sa kasulatan. What if hindi totoo? Wala na. Amen? O nang nangyari, life goes on. Or life ends palati, wala na. Eh what if totoo? Amen? Nagigets, no? Nagigets mo yung gusto ko yung maliwanag? Eh paano kung totoo? Amen? Gusto kong sabihin sa inyo na at the end of the day, whether true or not, wala kang talong paniniwala. Amen? Kaya nasabi ko sa sarili ko. Ay, nasabi ko rin ko sa kanya na o sabihin natin, hindi ko po. Pero I'd rather regret believing than regret doubting. Mas kung gusto ko pang pagsisihan, mas kung gusto ko pang nagsisisi ng naniniwala kesa magsisi ng hindi ang naniniwala. Amen? Nagigets nyo? Nagigets nyo ba yung point ko, no? Amen? Kaya nga, nabubuhay siya sa what if. Nabubuhay siya sa paano ko. Kaya sinabot ko siya, paano ko? Totoo. E di talo ba kung hindi ka naniwala? Amen?
tanong niya sa akin, paano kung hindi totoo, naniniwala? E di wala lang. Walang nangyari. Amen? Natapos lang ang buhay. Pero what if totoo? At totoo ko kayo lahat at may impyerno. Totoo ko kayo life after death. Amen? Amen ba? So yun ang gusto ko ipahiwatig sa iyo sa araw. Ito ang pinakamatibay natin sa kanina. Wala nga iba masasagalin sa mundo ko. Kundi ang salita ng Panginoon. Dito ako nakakuha ng pag-asa, dito ako nakakuha ng lakas, dito ako kukuha ng sagot sa mga katanungan ko. Nandito ako lahat. Amen? Hindi naman siguro ito magiging best-selling book of all time for nothing. Hindi ba? Dahil lahat kayang sagotin mo. Gagawin ko lang ibang pasabi. Amen? So, ang tanong mo sa'yo ngayon, worth it ba na makamit mo ang lahat ng bagay sa mundo? Is it worth gaining the world? Amen? Worth it ba na makapag-impok tayo ng napakaraming kayamanan? At hindi ito magamit sa tama. Worth it ba na makapagpayaman tayo na makapagpayaman ngunit nakalimutan natin ang Panginoon? Amen? Worth it ba yun? So mga kapatid, love the Father and His commandments. Amen? Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Dahil wala naman tayo ibang sasandalan sa kanyang bagong buhay. Lalo na bilang isang kabataan. Lalo na bilang isang kabataan na sobrang prone sa kasalanan. Lalo na bilang isang kabataan na mapag-explore. Yan ang major ng kabataan. Curious tayo sa lahat ng bagay. Amen? Gusto natin sumukan lahat ng bagay. Pero is it worth it? Is it worth it? Is our curiosity worth it? Para talimora ng Panginoon. Amen? Naintindihan ba yung gusto ko yung paliwanag sa mga kawal? Love is you. Amen? Huwag natin mahalin ang mundong to. Amen ba? Dahil wala naman tayo mapawala sa mundong to. Dahil nilipas at nilipas din. Amen? Isuko namin lahat ng earthly lust natin, lahat ng earthly desires natin, lahat ng mga makamundong mithingin natin. Ihanda ko ng isuko. Amen? Amen ba? Kaya mga kapatid, get ready to love God. Buksan yung mga puso niyo. Para sabihin ko, huwag kapahalin ang Panginoon.
Tanyan natin ito ngayon. Ano ba kayo hirap mahalin si Kristo?
tapat sa akin. Si Kristo na pala ang tapat sa akin at sa iyo. Si Kristo na hindi nagkulang sa akin. Na sa kabila ng mga pinagdaraan ko, hirap pa sa akin at problema. May nakatawag ako, Kristo. May nakapinahuhugutan ako ng lakas. Pinahanapan ako ng nakuhugutan ng pag-asa. Gano'n pa mahirap mahalin si Kristo. Siya rin namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan natin. Sa kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Sa kasalanan na tayo ang may gawa. Pero hindi tayo nagbabayad. Bakit? Gano'ng kahirap? Mahalin ang tao, mahal tayo. Gano'ng mahirap? Yung pinagbibigyan mo ng mga buhay, yung pinagbibigyan
mo kung gaano mabuhay ang Panginoon. Kung gaano siya matapat sa buhay. Na kahit sa kapila ng lahat mo, maninaari ko para sa sarili. Ano pa rin yung awat habang ko para sa akin? Hindi niya ako sinubuhan. Thank you.
separate yourself from this world. Segregate yourself. Ilayo mo na yung sarili mo ngayon sa mundong ibabaw. Sige, subukan mo makabiling ang Panginoon na hindi mo marunong. Subukan mo. Tangkuin ang Panginoon ngayon nang maranasan mo ang tunay na kaligayaan ang tunay na kapalabahan ng kahit sigay ng hantang ito. Yes, declare. Na alam ang katotohanan ko.
sa kasamang pamahalan ng tao. Na may pagkakataong pamuhay ng palangan sa harapan. Pagpasalamat mo ang kanyang katapatan sa buhay. At yan ang magkawag ng kalilipunan. Ang magpasalamat sa kanyang roha. Sige tayong tanong. Salamatan mo kami mo sa kabutihan niya sa iyo. Salamatan mo ang Panginoon. Ngayon sa murang edad mo ngayon. Pinamahalas niya sa iyo kung gano'n siya kalitin. So thank the Lord this morning. Pasalamat mo ng buong puso. Sa kanya lamang natin ibabalik ang pinakamalakas, pinakamataas, mapapunit sa sanana. Lahat ng anak ng Panginoon ng pagsabon. Amen. So, sige, makakakagpunod muna tayo lang. So much love in the kingdom.